But nagmasters ka ng literature. Ng literature. Pero hindi mo gusto 'yon. Yeah, that's there's a deeper story behind that. Okay, pero malaki talaga 'yung pera. Siyempre naman, but again, the passion itself, nandun pa rin yun. That's what drives me until now. And pera. Come on, man. Bob. Oh. Jazz. Our caster. Bob Lopez. Oh, yeah. Hi. Magdagawa siya ng article sa. Okay. Pero i-record ka lang niya para yun yung reference niya for... Okay. Kaya lang, Na-interview ka naman na before? I think once or twice. Sige, make yourself comfortable lang. Okay ka na. Favorite rapper mo? Si Candy. Local Clock 9. Si yung show ko. A Candy rapper. Alright. Candy rapper. Okay. Medyo, okay Candy. I thought like there's a Candy because like, medyo mabagal mabagal ka dun ah. Medyo. Kala ko magaling ka mag-decipher ng mga nangyayari. Because like, I just came upstairs. Nasa harap mo na, na-miss mo pa. I just came upstairs. So yeah, medyo sabog din ako. Okay, moving on. Alright. Unti lang yung alam ko sa Dota 2 kasi hindi naman yun yung nalaro ko. Unti lang din yung games na nalaro ko. Pero I've done a fair bit of research. Mm-hmm. So here are some Dota 2 related questions. Okay. Okay? Nako po. I have to tell you, hindi ako analyst. So I'm a play-by-play caster. Okay lang, okay lang. Sino ang pinakamalakas na marksman ngayon sa tournament? Marksman? I don't think there's some merong marksman na term sa Dota. Oh, wala kasi sa Mobile Legends. Sa Mobile Legends meron. I think if a marksman, you mean carry siguro, like the damage. Maganda tirahin to sa game. Yes. Mag-tripan ngayon. Yes. Player. All right, so player. Akala ko si hero. So okay. I think carry player Nisha. From Team Secret. Team Secret. Yun yung pangalan ng team. Bakit sinasabi mo yung pangalan ng team? Oh, di ba dapat? Secret. Oh, man. Slow ka na naman, dalawa na. Yeah. Ano yun? With Team Secret. Pero itong Team Secret na to, like, local team ba siya? No, it's a European team. So, si Nisha, anong nationality niya? Papay ka dyan. Venetia? No. Just like Nisha, right? where is he from? How long have you been doing? Okay, next. Okay. So, caster ka, hindi ka analyst, sabi mo. I'm a caster but a play-by-play. Play-by-play. Yeah. Gaano katagal mo nang ginagawa to? Sa Wombo X Combo, I've been doing this for 2 years. Pero back in Mindanao, I started my shotcasting career by 2014. Pero doon... So 5 years ka na sa scene? Yeah, 5 years sa scene. I'm with yung caster ngayon, si Sean. Dalawa kaming taga Gensan. Kami yung naging pioneer shoutcasters from Gensan. Kasi inspired din kami. 5 years na rin siya? 5 years na rin so, siya. So sabay kayo? Sabay kami. So na-inspired kasi kami nung kay Lon at trike pa lang na era ng casting, Dota 1. And then sabi namin, pwede naman yata namin gawin sa Dota 2. Si Nisha ba? All around din doon mga mall events, com shop events, kami naging casters. So si Nisha ba bagong player lang? Yeah. He's young. Like 18, 17 years old. I mean bago lang siya sa scene? Bago lang siya sa scene.
No, matagal na siya sa scene, like he's been playing like 15 years old pala siya nilalaro. Yeah, pero after mo siya ng Team Secret. Pero bakit hindi mo alam kung taga saan si Nisha? Oh, I know, it's like I'm a Team Secret fan. Kakapasok na ba Team Secret fan na hindi kilala si Nisha? Yeah. Team Secret fan na sinasabi yung pangalan ng team. Nako. Nah. Okay, moving on. Alright. Nanonood kasi ako sa TV ng ano, ng The Nationals. Yeah. Yeah, I was there. Oh, yeah. Hindi ka ta nakita doon. Oh, no. Kamusta naman yung performance ng Bren Esports? Oh, Bren Esports. They're a young team. I don't know them personally. Mm-hmm. Pero I think sila yung team na sobrang laki yung potential. I think nila may nilagay silang I think that ano was sir, record nila former tournament. Ano record nila ngayon sa tournament na to? Tournament last I think always silang nasa bottom seed eh. Like, ito, dito. Dito sa TI? Oo. I think they're not in TI. Bakit? Cause like, the way TI is structured, magkakaroon muna ng local, like, Southeast Asian qualifiers. International. So all teams in Southeast Asia maglalaban-laban. But the Nationals? Yeah, the Nationals, the International. Oh! I know! Okay. The Nationals is centered for local teams only. Okay. Yeah. How about dun sa itong the international price pool? Okay. Yung price pool nito, how much nun siya? $32 million plus. And it's what? Growing. Yeah, $32 million plus. How and it's still going. Converted in peso? Almost half a billion. Almost half a billion. Half billion. Pero yung price pool na yun, paghahatiyan nyo ng mga teams. Even so, that's a huge yeah. amount of money. I think yung champion makakuha niya like 15 million. I-calculate ko lang ah. Alright, 32 million. Let's just like count it. 30, ano? Pagkano 32 ulit? Million multiplied by, I think, let's say lowball na natin 50. Wait, 3 times 5 easily, di ba? Kasi like 50 yung dollar. 1.5 billion. Yeah. My goodness. Yeah, 1.5 billion. 1.5 billion pesos. But sorry mo na pabillion. But sabi mo half a billion. Yeah, I'm bad at math. Basically, sorry. Paano mo na-compute yung rap sa utak mo? I don't know, it just happens, you know? Like, siguro ako nagkakasaw sina, may sumasaping malamig na espiritu sa akin. Yeah. And like, I just, you know, blow off. So, personality ka, like 5 years ka na sa scene, tingin mo mayroong mga taga Mindanao na pumunta dito sa High Grounds? Today? Like para now? Para makita ka? I think not. Pero even the Luzon people... maybe to see TNC? Pero kilala ka ng mga tao? From Mindanao? No, like... Na dito, yeah. Kilala ka? Kinda, yeah. Pag napapadaan, like, oh, General... Gaano ka na ulit katagal sa Wombo? General? Yeah, General Tuna. Jensen! Right? Okay! General Tuna from Jensen. So parang artista ka dito. So artista ka dito, ganun. Hindi rin. General, ang batang General Tuna. Goyo. Ang nagbigay lang kasi ng pangalan nila sa akin, mga viewers lang din. Kasi before, like the first time I casted in Wombo, yung bigote ko may ganun. And then wala to, I don't have a goatee. Sabi nila, uy, kamukha mo sa General. Then like the first week of casting, General yung tawag nila. Pero medyo sa ko General, masyadong generic. Yeah. Masyadong generic. So, sabi ko, why not General Luna, medyo hindi original. Sabi ko, Luna, like rhymes with tuna General from Jensen. Tuna. So, General Tuna. General Tuna, pero... What? may numbers ato eh. Pero diba taga Jensen? So, Luna. Diba taga Jensen? Yeah. Diba hindi ka nag-boxing? But hindi ka nag-boxing? Ewan ko. It's like everyone's asking that. Kasi literally, isang kanto lang nung, yung layo ng bahay namin sa bahay ni Manny Pacquiao. Wow. Yeah. So nakikita mo siya ng boxing? I think, actually, no, in TV lang. Si Manny. Parang may ano, Hawig Jumwell. Sabi ka nila, taga Jensen, kung paano ni Manny. Kapag nagahit, Manny siguro. Siguro. So, okay. Magtitake lang ako ng call ah. Sorry. Alright. Like, 1 to 2 minutes. Okay. Okay, sorry. No problem. Hello? Oh, Steve. Dito na ako sa High Grounds ngayon. Sa Scout Rallyos. Oh, I'm in between an interview right now. So, like,
Let's make it fast. Yes, yes. Personalities sa online sa Facebook, Bombo X Combo. Oh, yes. Yung naalala mo yung pinakita sa akin dati. Oh, yung Bisaya. Oh, sabi niya tagal General Santos siya, tapos kapitbahay niya si Pacquiao. Well, hindi naman ganun ka good looking, pero okay naman siguro yung personality niya. Oo. Later na lang pagbalik ko sa office. Oo nga eh, hindi ko alam kung makakapag-garner ito ng ano, ng malaking following. Well, kasi siguro, malaking tournament World Cup ng Dota 2. Pero feeling ko, dapat sa travel gig na lang ako binigay ni Ma'am Paula. Okay. Sige, later na lang. Matagal na yung call natin. Okay, bye. Sorry about that. Alright. Okay ka pa? Yeah, I'm good. Hold pa 10 minutes. No problem. I need that all the time in the world. 30 minutes na lang. Matagal pala. So, aside from casting, play-by-play, ano pa yung ginagawa mo? I play games. Basically, nag-host din ako ng events, esports events. And I think the last gig ko, esports and cosplay events. The last gig ko was World Cosplay Summit. Kailan yun? May. So nag-cosplay ka rin? Last week of May. This year? Yeah, this year. Wow. So nag-cosplay ka rin? Before! Si Pacquiao? Nah! Kung pwede, diba? Why not? Ba't naman hindi pwede? Well, I don't know. Don't feel like it. Sinong kinosplay mo? Anime character, mga Naruto. Cosplay ka ng Naruto. Pictures? Kirito. Makunachi. Hindi mo na tinatayo. Hippo Makunachi. Pwede sana eh, pero well, I don't have that body, you know, figure. T-shirt ka, tapos Hippo Makunachi pa rin. Yeah. Sino pang mga? Pumasok sa isip. Pero full-time job mo yung casting. Yeah. Full-time as in full-time? Yeah, full-time. Wow. Mga average. What average? Magkano yung kinikita? Oh no, I saw this coming pagkatanong mo. Oh my god. Pagkatanong, kailan mo napansin? Yung tinanong mo, like, anong ginagawa ko? Like, we're talking about my work. So, and magkano? Then, I can't disclose. Bakit naman bawal? It's in my contract. Approximately. NDA. Sabi na lang natin 4 digits. I don't know, 5 digits. What? 4 digits? Ano ba talaga? 4 digits parang... Huh? Oh yeah, 5 digits. 4 or 5, math na naman yun. Math, right? So ano yung totoo? Baka 6 digits pala to. 5 digits. Feeling ko 6 digits eh. 5 digits. Just 5. Above minimum. So above minimum. Kinda. Naku, minamelo out mo pa ng kinda eh. Bakit? Above minimum. 30? Above minimum. 30? Higher. Don't try to trick me, man. Come on. Higher. Like, next question. Next question, please. Okay. So, nasa studio ka lang? So, I mean, kapag may cast ka, nasa studio ka lang? Yeah. Hindi ka... Tagasan ka ba? Tagasan ka ba? Dito? Tamariles. Yan lang. Oh. Yung studio mo? Just somewhere near. Andun na yung studio mo? So, hindi ka umaalis? Hindi ka umaalis yung studio? Pag trip kong gumala, like, aalis ako. Or, like, may events like this, diba? Sa high grounds. Kapag mag-work ka? Mag-work, mostly doon ko na ginagawa. So, doon ka nakatira? Doon din yung studio. Doon din yung studio. Nakatira ka sa studio, hindi naman. Hindi naman. I have my own unit. May O. Tapos, your earning. Company provided. Alright. See? You're earning above. Pero meron pang perks. Company provided. Tapos, hindi ako nagagastos. So it means, hindi ako yung gumagastos sa pagkakas. Pwede mo bang i-disclose yung mga ganyan? Yung mga perks nyo? Pwede naman siguro, but not so really. You're earning above, tapos may unit ka pa. Grabe. Samantalang ibang workers natin, like... Nagtatravel pa. Magta-travel pa, may food pa. Tapos minimum. Tapos minimum wage lang sila. 2 to 4 hours a day, every day. Para sa traffic. Ako, pero hindi naman minimum. Pero ako, ganun yung travel ko. Yeah. Isn't it unfair? Siguro, tapos ikaw, blessed, nakaupo, just maybe nakaupo ka lang doon. Siguro ako, na nabigyan ako ng ganito opportunity. Lilipat ka na ng unit, di ba? Grabe naman yun.
Pero then, pinalipad din nila rito? Kind of, siyempre naman, sa mata ng ibang tao, siyempre hindi. Pero, kind of blessed na lang siguro na nabigyan ako ng gitong opportunity na napasok ako sa ganito industry. So, yung iba hindi blessed? Sortihan ng trabaho? Oh, shit! Siguro. But, siyempre naman, kung sa mata ng ibang tao, hindi talaga siya fair. For me, oo din. So, pinalipad ka ng company sa Manila? Okay, so paano ka nag-apply pala dito sa Wombo X Combo? I think that was April 2017, nagkaroon ng casting call si Wombo. Pinalipad ka ng Wombo? Nag-casting call lang, like nag-upload sila nung clip na nakamute and then sabi nila, patungan yun ng sarili yung casting, yung clip na so, to. So, nung napanood nila yun? So, nasa Jensen pa ako nun. Ginawa ko. So, nung gusto nila, sinagot nila yung airfare mo? Yeah. So, ganun lang? Wow. So, ganun lang pala yun? Walang degree or whatever? Mare na lang, may nabata ko nakuha dito. Well, may kailangan ba? May qualifications ba? Like, a degree or... I think in the esports industry, hindi ganun ka-required yung degree. But I think it's a plus. It's a plus. So, ikaw... May degree holder ka at that yes. time? Yes. Kaka-graduate ko lang nato ng Masters in Literature. Wow! Oh, ba't di mo ginagamit? Ba't hindi mo ginagamit yung Masters mo? May napunta na ako dito eh! So, you're telling me right now, yeah. Mas viable yung pay here than compared to getting like a corporate job or some other Masters job na you can get? Eto lang yung kasi, yung pupuntahan ko, like, I'm a master's in literature, I could either go two ways. I could teach, I could be an instructor, or I could go law school. Is it because of the money? Is it because of the money that you chose this? No, it's because of my passion. I love gaming, it's in my blood, and kasi so kung hindi ka sweldohan, or kung kahit minimum lang yung sweldo mo, kahit master's holder ka, minimum lang yung sweldo mo, kukunin mo pa rin to, dahil passion mo to? Yeah, sure. Kasi it's my passion. And then, nabigyan ako ng opportunity. And, swear to God, cross your heart. Yeah. Mamatay man. Totoo. I mean, eto ha. Pumasok ako dito, aminado ko, 4 digits yung salary ko. I started here last year, 4 digits. And I worked my way up until such time na umabot naging 5 digits. So you mean you're underpaid dati? That's the grind. That's what I call the grind and the hustle. Pwede mo bang sabihin na underpaid ko dati? I think it's fair na ganun yung sahod ko dati. Kasi everything's provided naman din eh. Pumayag na rin ako. And siguro, yung mom ko lang yung medyo ayaw kasi... Lumipad ka ng Jensen knowingly na ganito lang ikikitain mo. Because it's for passion. Diba? It's like working with the best eh kung nagturo ka nilang, maganda pa yung pension mo nun, diba? Yeah, but... Sa tingin ko, malaki yung pere, salary. Maybe if without this, without Wombo... Feeling ko yung salary na talaga, minimellow down mo lang lahat. Nah. It's passion. We started 2014, diba? I started 2014 casting. Kasi ako, may passion naman ako for what I do. Pero parang hindi ko naman kayo na... You're making me feel bad, you know what? this is kind of interview that you're trying to take very, ano tawag dito, controversial statement from... Okay, on a lighter note. On a lighter note? Nabalatuan ka ba ni Pacquiao? Nabalatuan ka ba ni Pacquiao? Ah, no! Hindi. Hindi ka ba nakatikim ng Unipac? Hindi. Unipac. Pero saan na huwag ka ma-offend? Huwag ka ma-offend? No. Question lang ako. Unfair. Pero, I really think that it's unfair for... Yeah. Masasabi ko rin. But, yun nga, di ba? It's an opportunity. You're getting that amount of money while just sitting down for how many hours a day? It's tiring din kasi mag-cast. And yung bosses din kasi yung puhunan. And also, probinsyano ka pa. Barker, bosses rin naman yung puhunan nila. Nakatayo sila. Nakatayo nga lang sila. Pero magkano naman kinikita nila. Feeling ko hindi naman naabot ng 5 digits. Ha? I mean, anyone siguro could try, di ba, na pumasok sa industry na to. I think sobrang daming tao na gustong pumasok sa esports industry. So, ito hot take. Ikaw, galing kang province. Yeah. Tapos mas malaki pa yung kinikita mo galing sa mga malalaking university dito, like Ateneo, Lasal, UP. How do you feel about that? I just got lucky.
Lucky lang talaga. I just get lucky. Okay. Ano mo mapaya mo sa akin? I want to start my own casting career. So, kung for example, sa isang bagong caster. Yeah. Bilang ikaw, bihasa ka na meron ka ng 5 years in your CV. Anong may papayo mo, for example, sa akin kung gusto ko maging, kung gusto ko mag-start ng casting career? Para sa akin siguro, I'm not really good in giving like pro tips. Pero kasi ayaw kasi magkakaroon ng kompetensya. No. I'm not really good in giving pro tips, pero eto sinabi ko rin to sa isang aspiring caster na nag maybe may sarili na ring stream ngayon na you can't be the best unless you be yourself. And in the esports industry, it's all about being the best. Your master's rated job or so, your current job? Find out what you want, find your goals, and always stick to that goal, no matter what happens. Thank you. Okay, ito. Your master's related job or your casting job? I never had a master's related job. Hindi. Or pinapili like a master's related job. Thought like, experiment. Let's say a college professor, ganun. Oh, sige, hypothetical. Alright. Casting. So, malaki nga talaga yung pera. But, nag-masters ka ng literature. Pero, hindi mo gusto yun. Yeah, there's a deeper story behind that. Okay, pero malaki talaga yung pera. Siyempre naman, but again, the passion itself, nandun pa rin yun. That's what drives me until now. And pera. Come on. Just be honest. Still passion. Kahit siguro bawasan nila yung sahod ko, magkakast pa rin. Ay! Hot take! Come ako. On. Text man. I swear. Seryoso. Ganun mo ka daw yung ginagawa mo? Siyempre naman. At least, di ba? I mean, I took the grind, did the hustle and everything. I did the grind, I did the hustle and everything para matulungan din yung pamilya ko, di ba? So, para he's pranking you. I know! Ano na ba? Like, come on! Aside from a mile away! Sobrang controversial nung mga tanong. Sabi ko, pangina na ito! Ito, hindi na ito, parang hindi na ito tama. Ito yung tawag kanina, kailangan talaga marinig ko yung tawag kanina. Parang nung tatas ka ng boss kanina, parang nung tatas ka ng boss kanina. Sabi ko, ahhh! Nakatingin ko pa ng Unipak! Medyo controversial yung mga tanong talaga. So, ano ito? Gusto mo ako? Hindi naman. Ako, ayay, ako yung nag-ipit sa kanila ng tanong. Uy, tagapapinja ka, buti ka. Nakita mo ka! Ano ito, yung mga tanong, hindi ka ba, like, hindi ka ba nasasama na loob na ibang trabaho, konti yung sahod. Ganun, kasi baka naman siguro sinuwerte lang ako. so naamoy mo lang siya dahil dito? Dahil dito, narinig ko, bakit kailan ko marinig? And then nandun siya sa amoy, ako, ba't ko naririnig yung tumatawag siya sa cellphone? Sabi ko, merong something dito, Tinitingnan ko na, tumitingin ako dun sa camera, baka naka-record yun. Diba ganun? Baka may mga hidden camera pa dito. Ano na ito ah? Good job. Thank you, Justin. Content, thank you. Content, ba to? Thank you. Alam mo. And, you almost got me, man. You almost got me.